Welcome back sa ating channel. Pag-uusapan naman natin ngayon ay ang tungkol kay Kim Jong-un, kung saan niya pa sasabugin ang kanyang napakalakas na super lolo. Deyok, napakalakas na nuklear, at pag-uusapan din natin kung kakampi ba ito kay Xi Jinping. Pero syempre, bago natin umpisahan ay baka naman pwedeng paki-subscribe ng ating channel. At dahil nag-subscribe ka na, ay kabilang ka na sa samahan ng mga gwapong nilalang. Maraming salamat. Shoutout muna natin ang mga naggagwapuhan nating mga viewers. Syempre, shoutout kay Gilbert Ardenya. Naku po, sobrang gwapo niyan. Shoutout din kay Ron Justin Ocampo, member ng Gwapo Gang. Kay Mr. Once Again TV, kay Sari Saring Vlog Action, kay Russell Vasaya, kay Rodel Jackson, kay James Lloyd De La Cruz. Mga pangalan pa lang talaga namang napakagwagwapo na ng mga ito. Anyway, anong klaseng tao ba si Kim Chu? Kim Jong-un. Malamang ay magugulantang ang isipan mo kapag sinabi ko sa iyo ang mga batas na ipinatutupad nito sa kanyang bansa. For example, ay ang batas nito na bawal tumakbo sa pagka-presidente kung hindi nila ito kadugo o let's say kamag-anak. Bago natin ipagpatuloy, ay bibigyan ko muna kayo ng trivia, isang napakalupit na trivia. Alam nyo ba na ang tiyuwi ni Kim Jong-un ay kanyang pinatay dahil lamang sa katunggali niya ito sa pagtakbo bilang presidente ng North Korea? Dalawa lang silang naglalaban noon sa pagka-presidente at para wala na siyang kaagaw sa pwesto ay pinatay niya ito, nilason at pinakain sa aso. Well, ganito kalupit si Kim Jong-un. Kahit magkahawig sila ni Miss Jessica Soho ay matindi ito kung magalit. Anyway, balik tayo sa seryosong usapan. Alam mo ba na si Kim Jong-un ay mayroong sakit na kung saan madali itong mainis o di kaya naman ay bayolente ito? Isipin mo na lang na kung bigla itong atakihin ng kanyang pag-uugaling ganun, ay maisipan niyang gamitin ang kanyang nuklear tapos itapat sa Pilipinas. Anong huling message mo? De joke. Well, ganun si Kim Jong-un. Kapag inaatake siya ng inis ay parang gusto niyang gamitin ang mga bagay na gusto niyang makita kung paano gumana. Paano kung bigla na lang niya maisipang gamitin ang bomba nito? Ang tanong, saan niya ito posibleng gamitin? Una, sa Pilipinas. Dahil kung alam mo ang kwento ng Korean War o kung tawagin ay Battle of Yultong, na mapapanood mo kung saan ay tinalo lang naman ng 1,000 sundalong Filipino ang pinagsamang sundalo ng China at North Korea na mahigit 40,000. Kaya hanggang ngayon ay nananatili pa rin ito sa mga taga North Korea at China. Kaya may tsansa na sa Pilipinas nila ito gamitin kung sakali. Posible din nagamitin nila ito sa katabing bansa na South Korea. Balik tayo sa Battle of Yultong, kung bakit nakipaglaban ang mga sundalong Pilipino sa China at North Korea ay dahil pinagtanggol ng ating mga bayani ang mga taga South Korea na dapat ay sasakupin ng North Korea, pero hindi iyon nangyari dahil sa ating mga sundalo. Kaya may posibilidad din na dito gamitin ng North Korea ang bombang nuklear nito. Pangatlong pinaghihinalaan ay ang best friend nitong mga Potsu, if you know what I mean. Dahil ang bansang North Korea ay may problema din sa China. Siyempre, dating gawi, may inaangkin na naman ito. Biruin mo, kahit ang pinakamatalik na kaibigan ng China ay hindi nito pinalampas. At may inaangkin din ito dito. Ganito katindi ang mga Potsu. Anyway, ano nga ba ang inaangkin ng China sa bansang North Korea? Well, ang inaangkin lang naman ito ay ang bulkan na mahalaga para sa mga taga North Korea. Ang bulkan na may pangalang Mount Paektu. Ito ay sagrado para sa mga taga North Korea.
But well, hindi ito pinalampas ng China dahil inaangkin din nila ito. Wala akong pake kahit sa inyo pa yan. Sabi kasi ng lolo ko ay isa amin yan. What? Kala ko ba tropa tayo? Ba't naman ganon? Gusto mong tirahin ko kayo ng mga kanyon? Anyway, kung iisa-isahin natin ang mga teritoryong inaangkin ng China, ay aabot tayo ng mga 100 years sa sobrang dami nito. Pero sa tingin ko, hindi gagamitin ng North Korea ang super lolo nila sa China kahit na may hindi pagkakaunawaan ang dalawang ito. Potso lang ang makakaunawa sa kapwa Potso. At tandaan mo, gwapo lang ang makakaunawa sa kapwa gwapo. Kaya kung gwapo ka, ay mauunawaan mo ko. Ganun pa man, kung babagsakan man ng North Korea ang Pilipinas, nang bombang nuklear nito ay hindi magdadalawang isip ang Amerika na bombahin din ang kanilang bansa o di kaya ay atakihin ito sa madaling panahon. Ang Amerika ay matatag na kaalyado ng Pilipinas mula pa noon. Yun nga lang, ay mas gwapo tayo sa kanila. What? Wow! Tandaan nyo na ang pinakamalakas na puwersa militar sa buong mundo ay ang Amerika. At ito ay kaalyansa ng ating bansa. Kaya naman hindi tayo basta aatakihin ng sino mang potso dahil takot ang mga ito sa Estados Unidos. Kaya sa mga may galit sa Amerika ay wala naman akong magagawa kung galit kayo sa kanila. Pero ang dahilan lang naman ay iniisip nyong gagawin tayong battleground ng Amerika kung sakali na makipaggera ito sa China. Well, huwag mo nang isipin yan at burahin mo na sa isipan ang pakikipagdigmaan nito sa Japan noong World War II. Dahil sa panahon ngayon ay kahit ang Japan ay kakampi na natin, kaya wala ka nang dapat ikatakot. Well, hindi ako dilawan or whatever, pero sinasabi ko lang kung ano ang opinion ko at wala din naman akong magagawa kung ano ang pananaw nyo. Kung ikaw ay may katanungan at agam-agam, ay ikwento mo kay Marites. Deyo, kung ikaw ay may katanungan at agam-agam na nais pag-usapan, ay magkomento lamang sa ibaba ng video na ito. At sama-sama natin hanapin ang walong Dragon Ball. Deyo, ang katotohanan.